isulat ang buong pangalan at apelyado niya at paluin ito upang siya po ay mababalisa sa sobrang pag-iisip sa inyo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito, isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ayun po, sa lahat po ng mga nagko-comment po sa aking video dito sa loob ng aking channel, huwag po kayo maniwala or huwag nyo po itong pansinin yung mga nagko-comment na dinadala kayo sa WhatsApp at para kayo po ay maloko. Kaya naman, mag-iingat na lamang po ang lahat. So ngayon, ituturo ko sa inyo paano mababalisa ang inyong partner sa kakaisip sa inyo kapag ito ay inyong ginawa. Yes po, napakaganda nitong gawin upang si target mo, lalong-lalo na kapag hindi na kayo naalala na kunta kayo ng inyong target, hindi na kayo naalala na tawagan o kausapin, or talaga namang kinalimutan na kayo. Ito ang gagawin mo para sa kanya upang siya po ay mababalisa palagi, upang siya po ay lagi kang iisipin. Ito ay pwedeng gawin sa parihas ang kasarian, babae to babae and lalaki to lalaki. Siyempre naman, pwedeng-pwede itong gawin sa babae at lalaki at pwedeng-pwede itong gawin sa magkalapit at magka-LDR. So dito, kailangan natin dito ng bagay o materialis na ating gagamitin sa paggawa ng ritual na ito upang mabalisa ng husto si target ninyo. So ang gagawin natin dito or ang materialis dito na ating gagamitin is kailangan mong kumuha ng isang bote na may takip. So pwedeng plastic, pwedeng babasagin. So ito po ang isang sample ko dahil wala po akong bote. So tulad nito, kaliit lamang. So, kahit ganito kaliit na bote ang inyong gagamitin ay pwede na po. Maliit lamang or wala talaga kayong maliit. So, kung ano lang ang meron kayo, pwedeng malaki. Basta ito ay bote po. Pwedeng babasagin pero mas maganda po na babasagin po ang ating gamitin dito or di kaya garapon na babasagin. So, bote. And kailangan din natin dito ng maliit lamang na papel. So, kailangan lamang natin dito ng maliit na papel at kailangan natin dito ng panulat. And syempre, kailangan din po natin ng panali or yarn. So, depende po sa inyo at kahit anong klaseng panali, pwede po ang inyong gamitin. Basta ito po ay makapangtali po. So, ayun po. Ito po ang apat na ating kakailanganin sa paggawa ng ritual na ito. And syempre, kapag ready na yung mga bagay na ating gagamitin, kailangan din po natin dito i-ready ang inyong sarili. Dapat po ay alam po ninyo sa inyong sarili na gustong gusto ninyo itong gawin at kailangan po ay nasa focus kayo at kailangan po na kayo po ay naniniwala sa mga ganitong pamahiin. At kailangan na mag-isa lamang kayong gumawa nito at hindi po ito dapat na ipapaalam kahit kanino. And syempre, dapat buo po ang loob sa inyong paggawa. Ngayon, kapag ready ka na, ay pwede mo na itong simulan. Ang gagawin mo lamang ay napakadali lamang. Isulat lamang ang buong pangalan niya at apelyido isang bisis lamang. Pangalan niya, apelyido, at pagkatapos nun, iro-roll mo lamang ang papel na ito nang papunta po sa inyo. Iro-roll po dapat, hindi po tupiin. Iro-roll po dapat. Ngayon, kapag na-roll nyo na ang papel na ito, kunin ninyo yung bote na inyong hinanda at ilagay ito dito sa loob ng bote yung papel. Ilagay lamang dito sa loob at saka mo ito takpan. Takpan mo ito na kung saan ang papel na ito na iyong iniroll nasa loob po ng bote. Ngayon, kapag nasa loob na ito ng bote, yung papel na ito, kunin ninyo ang inyong panali at ito lamang ay iyo lamang itong tatalian dito sa bandang liig ng bote. So, tatalian nyo lamang ito at saka ninyo din ito itali kung saan ninyo pwedeng itali ang bote. So, ayan po, kapag naitali nyo na ito,
Kapag naitali nyo na ito, ang buti na ito, humanap kayo ng pagtalian, pwedeng sa inyong may bintana, pwedeng sa inyong kabinet, pwedeng sa pintuan, at ito po ay papaluin ninyo ng 7 beses at sasabihin yung kanyang pangalan at apelyedo at yung magic words natin. Anytime po, pwedeng-pwede ninyo itong gawin sa pagpalo. So, halimbawa ganito ay nakatali siya, papaluin nyo lamang siya ng kahit anumang klasing pamalo ang inyong gagamitin. Pwedeng mga stick, pwedeng bullpen, or di kaya ano man yung mahawakan ninyo. So, palo ng isang bisis, tapos sambitin ninyo yung pangalan at apelyedo ni target at sabihin ninyo na mababalisa ka sa sobrang pag-iisip sa akin. Tapos, palo muli, pangalan, apelyedo, mababalisa ka sa sobrang pag-iisip sa akin. 7 bisis mo itong papaluin at hayaan mo itong buti na ito na nakatali kung saan mo ito itinali, kung sa may bintana, sa may cabinet, or di kaya sa inyong pintuan. So, kapag ito ay nakikita ninyo na nakatali or ano man yung ginagawa ninyo, tapos umakyat kayo or pumasok kayo sa loob ng inyong kwarto, tapos nakita ninyo ang inyong itinali, kumuha kayo ng pamalo at paluin ninyo ito ng 7 beses. Anytime po, pwedeng-pwede mo siyang paluin. Pwede siya every hour na papaluin ninyo. At yung target ninyo talaga namang mababalisa ito sa kakaisip sa inyo. And pwedeng-pwede din itong gawin kahit na sa inyong ex. Halimbawa, inyong ex ay gusto ninyong gawan upang kayo ay iisipin, upang siya ay mababalisa. Gawin po ninyo ito, pwedeng-pwede po, para si ex maghanap ng paraan, lalo na kapag hanggang ngayon ay mahal niyo pa rin ang inyong ex. Para siya po ay maghanap ng paraan, kontakin ka, kausapin ka, o di kaya makipagbalikan ito sa inyo, or nakadepende sa inyo kung gusto niyo makipagbalikan sa kanya. So gawin niyo po ito ng araw ng Tuesday and Friday. And pwedeng-pwede din ito sa ibang araw kung nakikita ninyo na may sinag ang buwan, pwede nyo po itong gawin. And ayun po, kailangan na malakas yung energy ninyo sa paggawa nito at kailangan buo po ang loob sa inyong paggawa ng isang ritual. So, ayun po. At kung may mga katanungan kayo and kung magtatanong kayo kung kailan ito, pwedeng kunin yung itinali ninyo. Kunin nyo lamang ito kapag gumana na or nakikita ninyo na may resulta na ang inyong ginawa. At kung may mga katanungan kayo, huwag mahiya na mag-comment sa baba upang ma-replyan ko po kayo. Bye-bye everyone. God bless us all.